Welcome po sa isa na namang episode ng Florenti Kitchen. At ngayon ay magluluto tayo ng tagliatelle with ragu on top. This is an Italian recipe, simple but delicious, with enough necessary ingredients. Sa main ingredients, gagamit tayo ng 650 grams ground beef. Sa procedure, maglagay ng extra virgin olive oil sa kawali at painitin sa medium heat. Igisa ang giniling na karne hanggang sa mag-brown ito ng konti or mag-caramelize na siyang nagbibigay ng masarap na aroma. Gamit ang cooking spoon, paghiwa-hiwalayin agad ang bawat small pieces nito or yung tinatawag na trimmings. Kapag naglabas na ito ng sariling liquid, maglagay agad ng 1/2 cube seasoning or 1/2 teaspoon salt. Haluin agad para pantay na mag-mix ang kanyang mga lasa sa bawat trimmings. Maglagay ng paminta base sa ating panlasa. At haluin din saglit bago ilagay ang sunod na ingredients. Para sa mabilisang pagluluto, gumamit ng Soffritto mix, an Italian aromatic flavor of diced carrot, onion and celery. Or pwede tayong maggayat or magdice ng tig-iisang kutsara nito. Haluin din ng bahagya at hayaang maluto for 1 minute. Then maglagay ng konting white wine. Pwedeng 1/2, pwedeng 3/4 glass. Konti lang itong white wine na inilagay ko dahil may mga anak ako na hindi sanay sa wine. Matapos mag-reduce by half ang wine, maglagay ng another half of seasoning cube at i-mix nating mabuti. Now, sa isang basong tubig, magtunaw ng 2 kutsaritang all-purpose flour. Hindi kailangang sobrang lapot ng sauce, kaya konting harina lamang. Pwede na ring tunawin sa baso ang 2-3 kutsarang tomato paste. Since triple concentrated ang ating tomato paste, hindi kailangang marami. Matapos magawa ang mixture ng water, tomato paste, and flour, ibuhos na natin sa kawali. Haluin paminsan-minsan hanggang sa kumulo ito. Once na kumulo, magdagdag agad ng 2 to 3 tablespoon tomato puree. Halu-haluin lang paminsan-minsan hanggang sa muli itong kumulo. Hayaan din nating mag-sink in muna ang mga lasa ng bawat ingredients. Kapag kumulo na ng maayos, ilagay ang 3/4 glass of milk. Ito yung nagpapababa ng acid content ng tomatoes. Magdagdag tayo ngayon ng 1 tubig dahil isi-simmer natin ito sa loob ng 1 oras at kalahati. Maglagay muli ng 1/2 seasoning cube. Pwede namang salt lamang ang pang-adjust natin sa timpla, pero ako, sa ragu, seasoning cube lang talagang ginagamit ko. Walang salt. Now, tunawin natin at i-mix ng konti itong ating seasoning. Then, takluban kapag bumulak at pahinain ng apoy. I-check natin ito paminsan-minsan at hahaluin para maiwasang masunog. Habang isinisimmer natin siya, pwede na tayo mag-prepare at magtadtad ng ating parsley leaves para sa toppings. Now, i-check muli ang ragu, magdagdag ng kinakailangang amount ng water hanggang sa siya ay maluto. Okay, 10 minutes bago matapos ang pagluluto, lagyan ng 1/2 glass of red wine. Then, 5 minutes bago natin patayin ang apoy, magdagdag tayo ng 10 grams of butter. Sa Italians, ang butter, hindi nila ipinanggigisa sa karne na gagawing ragu. It's healthier kung sa huli natin siya ilalagay. So, once na na-burn ang butter, nandun na yung pagiging unhealthy niya. Okay, pwede na nating i-turn off ang apoy at i-set aside ito. Now, lutuin na natin ang pasta. With 5 liters boiling water, lagyan natin ng 5 teaspoon rock salt. Ilagay na natin ngayon ang tagliatelle. 700 grams to 750 grams is enough for 7 persons or 7 servings. Be sure na nakapailalim siya sa tubig bago natin takluban at pabulakin muli. Kapag normal na kaldero ang ating gamit, huwag nating tatakluban dahil sobrang mag-overflow ng tubig ng pasta. Now, hinahati ko yung portion ng ragu para pang toppings mamaya. I-check ngayon natin ang niluluto nating tagliatelle. Every 2 minutes, pwede natin itong haluin. Or pwedeng sa 7 minutes na pagluluto ng noodles, isang beses lamang nating haluin. Pagkaluto ng tagliatelle, ibalik sa apoy ang kawali ng ragu, then ibuhos na ang tagliatelle.
Within 2 minutes, kailangan mamix mo na yung ragu at tagliatelle. Magdagdag din ng pinagpakuluang tubig. Then, isa-serve na natin ito at gagawa tayo ng plating for single serving. Kapag buffet, isalin ito sa serving pan at lagyan muli ng ragu. Sa plating naman ng single serving, lagyan natin ng 2 tablespoon ragu, then grated cheese. I-glaze natin ng konting fatty liquid ng ragu and top with parsley leaves. Okay, then it should be served hot. Okay, done. Thank you for watching.